Magandang umaga sa inyong lahat. Today, I make it official by filing my candidacy for the Senate for the 2022 elections. ECQ, MECQ, granular lockdowns, alert level 1 to 4, lahat ng Q. Naranasan na natin. Pero ni pagrampa sa testing at maayos na contact tracing, hindi magawa. Samantalang bilyon-bilyong piso ang winaldas o hindi napaglaanan ng maayos para makatugon sa COVID-19. Kailangan masawatan natin ang patuloy na pagraragasa ng COVID at ipaglaban sa Senado ang ayuda, trabaho, edukasyon at katarungan. Isasabatas natin ang sistema na mas tutugon sa mga soleraning pangkalusugan. Ang ayaw gawin ni President Duterte sa kabila ng kaliwatkanang pangungutang, isasabatas natin mula libreng COVID testing hanggang sa pagpagamot ng iba't ibang sakit na hindi mag-alala sa gastusin. Yan ang hangad kong masigasig na isusulong ng aking pagkakandidatura sa pagka-senador. Una, libreng gamot at pagamot. Isang batas na naglalayong gawing libre ang ospitalisasyon ng ating mahihirap. Paglaanan ng pondo ng gobyerno para libre ang konsultasyon, libre ang gamot at anumang medically necessary na operasyon kasama na ang kidney transplant o chemotherapy. Sa madaling sabi po, kung hinangad ng marami ang libreng edukasyon, itutulak din natin ang libreng paggamot at libreng gamot. Kasama dito ang libreng COVID testing at contact tracing, libreng bakuna sa lahat habang tinutuunan ang pagpalakas ng ospital at quarantine facilities. Pangalawa, tututukan din po natin ang pagbabawal sa kontraktualisasyon at endo para makaahon ng ating mga manggagawa sa kahirapan habang tinutulak natin ang pagpahinto at pagwakas sa pagbukas ng ating ekonomiya sa mga dayuhang agricultural products na siyang nagpapahirap sa ating mga magsasaka. Bilang isang abogado, isusulong ko rin sa Senado ang pagbigay ng hustisya sa lahat ng biktima ng human rights violations sa ilalim ni President Duterte at pagtugis ng mga mangungurakot at korap sa gitna ng pandemya. Kakayanin ko po ba ito? Mahirap po magpasa ng batas sa Kongreso, pero marami na rin akong naipasang batas. Katulad ng Free Disaster Warning Alert Act na siyang nagbibigay babala through text sa parating na bagyo o kalamidad. Nilabanan ito noon ng mga dambuhalang telco companies at nais nilang may bayad ang text alert, pero naipanalo nating gawing libre ito. Bilang abogado, wala akong takot na nilabanan ang mga electric companies katulad ng dambuhalang Meralco para maipanalo ang TRO sa Korte Suprema para mapigilan ang pinakamataas na dagdag singil sa kuryente sa buong bansa noong 2013. Isinulong ko rin po, bagamat mahirap, ang pagpasa ng 2,000 dagdag sa SSS pension at ilalaban ko rin yung 1,000 pang dagdag sa pensyon ng ating mga SSS pensioners. Sa tulong ninyo, kakayanin natin ang mga batas na ito. While I am running under the Makabayan Party, the call of the times make it clear that a united opposition is needed now. As I said, the survival of the Filipino people is at stake in the coming elections. We stand on an historic place right now. Bago pa naging Sofitel ito,
Tinawag ang lugar na ito na Philippine Plaza Hotel, isang hotel na minadali ng mga Marcoses noong martial law sa gitna ng kahirapan at kagutuman ng mamamayang Pilipino para may matuluyan ang mga dayuhang delegado ng IMF World Bank annual meeting. Ngayon, tatakbo ang isang Marcos na hanggang sa kasalukuyan ay walang pagkilala sa kahirapan at karahasan nung martial law na ginigiit pa rin na napakaganda ng martial law noon, kung kaya maaring ulitin kung ganun. Lalabanan po natin ito kasama ang hangarin ni President Duterte na manatili sa poder. We will oppose a Marcos and a Duterte in Malacanang. Next year is the 50th anniversary of the declaration of martial law, and I will be damned if we allow the Marcoses and the Dutertes to stay in power. All the more, a united opposition becomes a necessity if we are to effectively oppose the Marcos and Duterte dynasties. The Filipino people is not condemned to eternal poverty and repression. Hindi yan yung kapalaran natin. My Senate run is an expression of hope and struggle as part of the people's movement for social reform. Sa inyong suporta, itutuloy ko po ang paglaban para sa kapakanan at kagalingan ng mamamayang Pilipino sa korte, sa kongreso, o sa kalsada. Maraming maraming salamat po. Thank you. Pwede po magtanong? Yes, okay. May magandang question. Umaga po, Sir Nelly. Gusto ko lamang po, daratsyang tanong na po, kayo po ba ay miyembro ng CPP-NPA-NDF? At kung itatanggi niyo po ito, itinuturing niyo po bang kaibigan o kaaway ang CPP-NPA-NDF? Salamat po. Maraming salamat. Narinig ko may mga ganong tanong sa mga kasamaan ko sa makabayan. Uulitin ko lang, ang mahaba ko nang sinasabi sa maraming taon, at sinabi ko lalo na noong 2016 at 2019 elections, na kami ay hindi miyembro ng CPP-NPA-NDF. Ang ating pagtutuunan, yun lang ang ginigiit namin, ang pagtutuunan natin ay ang tunay na kapayapaan dapat ng bansa. Dapat we address the roots of the conflict. Why is there a war in the Philippines? There is a war in the Philippines because of injustice, because of poverty, because of discrimination, and many other social problems of the people. For us to move forward, kailangan ang susunod na presidente ng Pilipinas at ang mga halal na mga opisyal ay magtrabaho para sa isang tunay na kapayapaan ng ating bansa. Salamat po. One last na lang po, sir. Actually, sir, I was a member of Kabataang Makabayan. But anyway, sir, I will ask this question. Will you condemn all the atrocities committed by the New People's Army? Yes. We have, I also answered that several times, but I'll repeat it, no? Any gross human rights violations must be opposed by all, including me. Whether it is committed by the AFP or the NPA, or the MNLF, or the MILF, o kahit sinong ibang grupo pa. Dapat yan i-oppose. Kasi human rights violations yan. So, maraming salamat. Pero, igiit ko pala, ulit, yung ating pag-search sa kapayapaan, yun ang importanteng pagtuunan ng pansin natin para ma-achieve naman natin ang tunay na kapayapaan, kung hindi ngayon, sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Salamat po. Meron pa pong tanong? One last na lang. Kasi andito po kanina si Ka Eric, ano, Sir Nery, at in-identify niya po yung mga itong sinasabi niyong itong Makabayan Black Note na sinabi niyong hindi naman po. Meron po ba kayong masasabi o anong mensahe niyo kay Ka Eric dahil siya po ay dating kadre mismo ng CPP-NPA-NDF? Salamat po. Yes, sinasabi niya yon at matagal niya namang sinabi at inamin niya sa Senado na sabi namin, o di kung may ganun pala kaming ginawang krimen, di kasuhan niyo na lang po kami. Ang sabi niya, mas gusto ko dito sa public forum kasi dito walang constraints ng mga rules ng ebidensya. Anyway, good luck sa kanila in the sense na gusto nilang tumakbo,
ang hinihingi ko lang, sana hindi dito nilaan ang 19 billion peso na budget ng NTFLCA sa ngayong taon. Sana hindi dito nilaan sa pagpatakbo ng mga party list ang 2022 budget ng NTFLCA na halos 30 billion. Huwag gamitin ang general pork barrel ng NTFLCA para magpatakbo ng mga ganitong klaseng party list. Iyon ang mensahe ko sa kanya. Salamat po. Pasensya na po. Kasi pinapatawad kita. Ang NTFLCA. So, hindi po kayo naniniwala na ang NTFLCA po ang isa sasagot po para po nga ma-address itong local insurgency sa ating bansa. Hindi po. Kasi ang kanilang ginagamit ay hindi nag-search, naghahanap ng tunay na kapayapaan. Kaya marami namang mga public officials ang nagsabi na pork barrel yung inyong ano, ang inyong pondo. At sana naman hindi gagamitin ang pork barrel na yan sa darating na halalan. Salamat po. Okay. More questions, please? Wala na magtatanong? Wala na. Salamat po. Thank you.